Okay, so ayan. Good morning, grade 11, STEM. Ayan, so feeling ko tagal kong hindi nagturo. Simulan na natin to. So, tapos na tayo sa lesson natin sa calculus. And ano nga ba yung lesson last time? Ah, yung basic na ano. Ay, hindi, chain rule. Diba? So, totoo lang, marami pa yan sa integral, ha? Integral calculus, marami pa yung topic na yan. Kaso nga lang, hindi na natin ano, medyo malayo na siya eh. Kasi kagaya nito, hindi siya, yan ang yung, pwede yung mga sine, cos, log, hindi siya, tamo, hindi siya masyado rin nagagamit dito. Although meron yung iba, pero hindi masyado. Diba, ayan, merong may cos, diba, may dy, okay, or dy, tama. Hindi siya masyado, diba, pero nagagamit, kaso nga lang, malayo, mapapalayo tayo, tsaka medyo kulang tayo sa time. And kulang pa tayo sa kakayanan. Diba? So, but at least, diba, marami naman tayo naging lessons sa semester na to for basic calculus. So, ang topic natin ngayon is application ng integral calculus. Kung naalala nyo, again, sa calculus natin, calculus, meron tayong dalawa. Yung una is yung differential. Diba? And ngayon, integral. Diba? So, yung differential natin, natutuwa ako doon sa ibang nag-notes talaga, nagle-lecture talaga. Ewan ko si John Rickson or si Dean. Or, basta, may nakasulat sa kanila talaga na sinulat ko. So, yung differential, anong pinag-aaralan natin dyan? Slope of the tangent line. Diba? Yung project nyo. Ngayon naman, ganito rin yung project nyo sa fourth grading. Ano naman? Yung area of the shaded region. Ayan, ngayon natin siya ma-apply. So, eto, sa totoo lang, hindi ko, syempre, malamang, wala sa nursing neto. Okay, wala sa nursing netong integral calculus. Una ko siyang napag-aralan sa masteral pa. Wala akong kaalam-alam sa calculus. Kaunting-kaunti lang, differential lang, basic ng differential lang ang alam ko. Okay, and una ko pang na-encounter yung integral, tawag dito, masteral pa, wala akong kaalam-alam. Pero eto, naintindihan ko siya, kasi madali, ibig sabihin, naintindihan ko at that time na wala akong kaalam-alam, ibig sabihin, madali. And natuwa ako kasi ang ganda nung application niya. Okay, biruin mo, may ganun pala. Diba? Ewan ko kung nagkataon lang or paano inisip to nang nag-invento ng calculus. Pero ang galing nung area of the shaded region. Kasi yung shaded region is irregular shapes. Diba? Kadalasan, kumukuha tayo ng area, as I said dati, kumukuha tayo ng area ng square, may formula yan. Rectangle, may formula. Circle, may formula. Diba? Sphere, may formula ang sphere. Diba? Ang pyramid, may formula. Ang triangle, may formula. Pero dito, irregular yung shape. Diba? Irregular yung shape and kukuhaan mo siya ng area. Diba? So, mahirap. But, nagulat ako, ganun lang pala siya kasimple sa calculus. So, simulan na natin. So, sabi dito, simple lang. Meron tayong tinatawag na upper limit tsaka lower limit. Kapala. Okay? So, simple lang naman. Yung integral ng lower limit, sa substitute mo lang, ma-minus mo dun sa, ay, upper limit, I'm sorry. Upper, lower, diba? Yung integral ng upper, ima-minus mo lang sa integral ng lower. Sa substitute mo lang, literal. Kunwari ito, diba? 4, and 0. Diba? So, kukunin mo muna yung derivative ng, kukunin mo muna integral ng 4x. Napakadali na ito. May example ba talaga dito? Ayan, kukunin mo lang integral ng 4x. Ano integral ng 4x? 4x 1 plus 1 all over 1 plus 1 plus c. Diba? So, magiging 4x squared all over 2. Tama. Divide mo siya, magiging 2x squared plus c.
Diba? Napakasimple lang. Ano yung sinabi natin? 4 comma c integral ng 4n0 4x dx is equals to ano na yan? Ayan, yung ano na, 2x squared. 2 yung x, papalitan mo ng 4 squared. Tama ba? Minus 2x squared ulit tayo. Ito pa rin tayo ha. Diba? Hindi yung 4x kasi kinuha nga natin yung integral. Nakukunin natin yung mismong integral nga, which is 2x squared. So, nag-substitute ka na ng 4 minus sa substitute ng 0. So, 0 naman. 0 squared. Equal. So, eto cancel. Tama? So, 4 times 4, 16. 2 times 16. So, equals to 32. 32, I'm sorry, square units. Sir, totoo ba yung pinagsasabi mo? Try natin. Ito kasi yung project nyo, di ba? Yung iba, makulit nung project. Okay? Pupunahin ko lang. Sinabi ko na igagrap ng manual. Prenent lang yung GeoGebra. Susunod ha. Although may minus talaga yung mga na ganun. Pero susunod, mas malaki na minus. So, area of the shaded region ng x is equals to 4, x is equals to 0. Ayan, yung shaded region. So, kung mapapansin nyo, hindi ko kasi maia-highlight eh. Ayan o, simula dun sa 0, yung red, and dun sa blue, which is yung 4. Okay? Pantay ba yung ano? Pantay naman. Okay? Mapapansin nyo, kalahati siyang triangle. Okay? Kalahati siyang triangle. Pero kung titingnan mo rin, you can, makikita mo rin siya as a whole na isang rectangle. Diba? Ano yung height niya? 16. Ito yung 16, oh. Hindi. 0,16. Ayan, oh. 16, oh. And then, yung lapad niya is 4. Ayan, oh. 4 units. Ano, oh, ito, ah. Try natin, ah. Ano ang tabi muna natin. Okay? So, yung graph natin kanina, ganito. Diba? Ito yung mismong graph. Diba? Ito yung closure niya. X is equals to 4. X is equals to 0. Nasaan yung shaded region na 10, sir? Ito. Yan yung shaded region natin. Ano daw yung area niyan, sir? So, simple lang. Diba sinabi ko sa inyo kanina, application talaga ito eh. Ano yung highest peak dito? 16. Dito, 4. Diba? Paano makakuha ng tawag dito? Area ng rectangle. Diba length times width? Ano yung length natin? Palagay mong 4. Or height times length. Diba? 4 times 16 is 64 square units. Yun nga lang, kalahati lang to. Kalahati ng 64, 32. Ibig sabihin, tama tayo. Pero hindi laging nache-check ng ganyan. Pinapakita ko lang na accurate talaga yung computation natin. Na totoo talaga. Kasi baka sabihin nyo, ginogoyo ko lang kayo. Diba? So, accurate yan. Diba? Ito, ganun rin. Pasensya na nabanggit na sulat ko na dito. Pero dito, mapapansin nyo sa problem. Sabi, ang area daw ng region sa x is 0 tsaka 3. Okay? 0 and 3. And ano yung given natin? 4x squared plus 8x plus 1. So, una, kunin natin yung integral niyan. Ayan o, kinuha na dito. Oh. So, magiging, sulat ko na lang ng mabilisan na. So, 4x squared plus 1, 2 plus 1, plus 8x 1 plus 1, 1 plus 1, plus x plus c. Tama. So, magiging 4x cube all over 3 plus 8x squared all over 2 plus x plus c.
magiging 4x cube all over 3 plus cancel 4x squared plus x plus c. Pares ba? Parang mali ako. Ah, 3 pala to. Oh, baliktad. Yun ang ano. Oh, yan ha. Ita nyo ha. Ito 2. Ito 3. So, sundan natin yung 3. Dali lang ha. Sundan natin yung 3. Ayan na, baka sabihin nyo kasalanan ko. So, gawin natin tong 3. 3. Ito magiging 4. Ito magiging 4. Cancel, cancel. Ito magiging x raised to 4. Ayan, parehas na. Okay? And then, ano yung sinabi kanina? Substitute mo lang si upper limit na 3. Minus mo, dun sa i-substitute mo si lower limit na 0. Ano pinagsasabi mo ulit, sir? Simple lang. Again, i-substitute mo si 3. Substitute mo muna si 3. So, 3 raised to 4 plus 4 3 raised to 2 plus 3. Mag quantity ka. Diyan ka magkakamali pag hindi na quantity eh. 0 raised to 4 plus 4 times 0 raised to 2 plus 0. So, eto, cancel. Tama? Ay, no, 0. Dito na lang tayo. 3 raised to 4, 3 times 3, 9. 9 times 9, 81. Plus, pasensya na, medyo ano to, mabili. 3 times 3, 9. Times 4, 36. Plus 3. So, 81 plus 36 or 81 plus 39. So, 90 plus 30. 120 square units. Parehas ba? O, parehas. Okay. Sir, ano yung graph? Ito. Ayun yung graph. Pero hindi masyadong makita eh. Diba? Ang another thing pala dyan, may mali akong hindi nasabi sa inyo. I-graph nyo muna. Okay? I-graph nyo muna. Bago kayo mag-compute or kung ano mang gagawin nyo sa buhay nyo, i-graph nyo muna. Diba? So, graph natin. I'm sorry. It's my fault. Clear all. So, ano yan? 4x cube. Plus 8x plus 1. Tapos 3, no? O yun, tamo. X is equals to 3. X is equals to 0. Wala tayong problema sa 0 eh. Ayan, no? So, yan yung graph. Diba dito ba? Dito nga, parabola eh. Ba't naging parabola dito eh? Diba? Or mali lang to. Double check ko nga. Hindi, ganun eh. Hindi natin sure ba't ganyan. Baka, ewan, baka mali lang yung ano. Or malaking parabola talaga siya. Hindi eh. Pero kung masasabi mong 120 square units, aabot sa tingin ko, aabot. Ayun o, bibilangan mo lang naman yung box dyan eh. Dapat umabot ng 120 eh. So, eto lang, 2. Times, dapat umabot naman ito ng 60. Pero, yun yung ano, yun yung nasa book eh. Or, yun yung nasa GeoGebra. Dito rin naman, di ba, yung 4x. O, yung 4x, inana natin yun. 4x cube plus 8x plus 1. Tama naman tayo ng graph. Diba? So, wala. Yun talaga yung lumabas eh. So, wala. Isa pa nga. Kasi yung iba, turo sa amin sa masteral, i-graph mo muna kasi, kagaya na ito, oh. Ay, hindi. Ito, tama lang. Tama lang to. Kasi iba, pag nasa baba, iba yung shaded region na nabubuo. Iba yung computation eh. Diba?
So, eto, ganun rin. So, ang upper limit ay 4, lower limit ay 1. Diba? So, ano ata ito eh? But ito, parang pwede siyang gawing, ano, i-distribute natin. Pwede. Diba? So, magiging x raised to 3 halves plus 3x raised to 1 half. Diba? So, plus 1, 3 halves plus 1, 1 half plus 1, plus C. Tignan natin, ha. So, magiging, so, ito magiging 2 over 2, diba? So, magiging x raised to 5 over 2, all over 5 over 2, plus 3x raised to 1 half, diba? Plus 2 over 2. Bali, 3 halves. 3 over 2. Ito, 3 over 2. Plus C. Ano yung sinabi ko? Pag fraction yung nasa baba, i-reciprocal mo na lang. So, magiging 2x raised to 5 over 2 all over 5. Ito naman. So, magiging 6. Diba? Magiging 6. Kasi yung 2 mamumultiply sa 3. So, magiging 6x raised to 3 halves all over 3 plus C. Cancel, cancel. Ito magiging 2. Parehas ba? Parehas. So, tama tayo ng pinagagawa sa buhay natin. So, ano yung isa substitute, sir? Ito, yung 4 and 1. Meron akong ano dito. So, simulan na natin. So, magiging 2 over 5 4 raised to 5 over 2 plus 2 raised to 4 3 halves minus 1, no? Kaya tayo dito, may 1 na. 2 over 5 x, hindi pala x, 1. Five over two plus two, one, three halves. Tawag dito, manuhin natin yung ano, graph natin. Ba, sabihin niya eh, ginugoyo ko kayo. So, ano yan? Square root of x x plus 3. Ano yan? X is equals to 4. X is equals to 1. Ayan. So, ayan yung shaded region. Ayan o. Yung na-enclose nung red. Ayan, yung na-enclose nung red, blue, tsaka green. Okay? Hindi ko ma-drawing eh. Pasensyahan nyo na ha. Pero, ayan siya. Hindi ko kasi ma-shade. Ito lang kabilay na siya shade ko eh. Diba? So, ano ba sagot dito? 26. Bilangin ko nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tama. Abot to 26. Possible. Diba? So, solve na natin. Dito muna tayo sa madali. Kasi itong 1, i-square root mo man yan, i-squared mo lang, cube root, ano pa man, 1 pa rin yan. 1 times 2 over 5 is 2 over 5 pa rin. Diba? Plus, kung ano-ano man yan, 2 pa rin to. Diba? 2, or palitan nga natin, magiging 10 over 5. Diba? Yung 2, para mapag-ano natin dito, kasi 5 na tong kabila eh. Diba? Binilisan ko lang. So, ano yung kagaya niya? 5. Eh, 2 yun. Eh, 10 over 5. Para maging 2. 10 divided by 5 is 2. Diba? Kinonvert lang ni sir para mabilis. Next, dito naman tayo sa kabila. Ito mahirap. Okay. Sir, paano ulit gagawin mo dito?
paano ulit gagawin mo dito, sir? Magiging ganito siya. Square root of 4 raised to 5. Kasi yung 2 mapupunta dito, matik, di ba? Invisible. Gawin natin ganyan para mas maintindihan. Ako mas naintindihan kasi pag ganyan. So, 2 times 4 cube. Ayan. Ano ba yun nandito? Fraction eh. Hindi, tignan na lang natin. Diba? 4 raised to 5. 4 times 4, 16. Mahirap ah. Pag-tignan na tayo. Eh, muli. Four raised to five. Diba? 1,024. May square root ba yung 1,024? Try natin. Square root answer. 32. Pwede naman pala, Kalki, sir. Pinahirapan mo pa kami. Eh, ganun talaga buhay. So, 2 over 5 times 32. Tapusin na natin. Nandiyan na yung 32 eh. 32 times 2 divided by 5. Ano ba ito? 12.8. Eh? Ano na lang? 64 divided by 5. Pangasar din ito eh. Plus, plus. O, ito naman. Pabila. 4 raised to 3. Square root ng 64, edi 8. So, eto, 2 times 8. Bali, magiging 16. Tama. Yan nga lang, para maging 5 siya, paano kaya to? Dapat yan, maging 5 yung ilalim, diba? So, dapat, 5 times 16, 80. Diba? Kasi 80 divided by 5, which is 16. So, yun na yan. So, solve na natin. Ito, minus 2 over 5. Diba? Yun na yan, ha? Yung kabila, ha? Ito na yan. Ito naman, isosolve pa natin. 64 plus 80, 144 over 5. Tama. Minus 2 over 5 ba yun? Hindi pala. 2 plus 10 pala, 12 over 5. I'm sorry. Minus 12 over 5. Pagpasensyahan nyo na ha. 144 minus 12. 132 over 5. Or, kung gusto nyo naman mag-calcule, hindi ko kayo pipigilan eh. Yun nga lang, siguraduhin yung tama. Diba? 132 divided by 5. 26.4. Sir, okay lang ba mag-calcule? Okay lang. Basta siguraduhin mo yung kinakalcule mo, naiintindihan mo. Diba? Kasi, minsan, mahirap din asa tayo ng asa sa calcule. Diba? Sir, yan na ba yung final answers? Yes. Ano yung graph natin? Ito, yung kanina. Okay? So, yan. Binilang ko din eh. Nasa 20s talaga siya. So, abot talaga siya ng 26.4 square units. Ewan ko, ano ko eh. Pero kayo, kung wala pa rin talaga kayong duda sa derivative nyo or sa integral nyo, magpotomat kayo. Diba? Magpotomat kayo. Diba? Ayan o. Ayan o. 4x. Diba? May 3 kasi. Tanggalin mo yung 3. O, yan yung kanina. 2x squared. Diba? So, share ko lang. Next. 12. Last na ba to? Oh, last na. Yung 13, ba't wala? Ah, ano yung 13? Tawag dito. What do you call this? Trigo. Ito naman. Ito pwede. Pwede itong i-ano. Pwede itong i- chain rule kasi diretso na to ng chain rule kasi mapapansin nyo derivative ng x squared ay 2x, diba?
So, diretso ka na sa chain rule. Diba? Ano yung chain rule mo? Yung u mo, ayan, 1 plus x squared, du mo is 2x. So, parehas, hindi mo siya po problemahin. So, magiging u, ano to? Diba, raised to 1 half yan? Du. Tama ba? So, mawala na yung du na yun eh. So, magiging u 1 half plus 1 half plus 1. So, magiging u raised to 3 halves all over 3 halves or di pala or equal. So, magiging 2 u raised to 3 halves all over 3 plus c. I'm sorry, plus c. Pag kinonvert back natin, diba? Pag kinonvert back natin, so magiging two-third, ano yung u natin? 1 plus x squared 3 halves. Yan na yun. Yan na yung integral natin. Diba? Sir, ano ulit yung gagawin dyan? Magsasubstitute ka ng 4 and negative 1. Okay? Pero tingnan muna natin yung graph. Ano yan? 2x 1 plus x squared. Ano yan? Negative 1. Ito yung tinuro ng professor ko nung ano. Sabi niya, hiwala yung computation nung may example number 15 pa pala. Masalimuot to. Example number 15 pa pala. Isa ano? 4. Mahilig yung writer sa 4 ah. Ayan. Ang sinabi niya, hiwalay yung computation na itong 0 tsaka ano. Pero dito sa book magkasami. Diba? Try na lang natin. Kasi ang shaded region dyan ay hindi ako nagkakamali ng intindi ha. Diba ito yung x. Diba ito yung x. Ito yung y. Pag ganun siya diba. Pag ganyan. Ito yung 1. Ayan yung 1. Ito yung 4. Diba? Ang shaded region mo, ito, tsaka ito. Diba? Sabi ng professor ko, kukomputin mo pa yan, doble yung computation, pero same procedure, kukomputin mo daw yan ng 0, negative 1, tsaka 0, 4. Sabi ng professor ko. Pero sa tingin ko naman, ganun rin yung mangyayari. Kasi, magsi-zero din naman to eh. Diba? 0, 1. Ay, hindi. Ito hindi magsi-zero tong isang to. Hindi to magsi-zero. Try natin. Tingnan natin kung magkaiba. Pero, kung ano man yun, sundan natin yung nasa book. Kasi yun yung sinabi ng book eh. Diba? So, sundan muna natin yung nasa book. So, eto, substitute tayo ng 4. Sorry, ibahin ko yung pen ha. 1 plus 4 squared 3 over 2 minus 2 cube 1 plus negative 1. Ah, negative 1 pala to. Hindi, negative 1 squared eh. Mga cancel. 3 halves. Kapitin muna natin to. So, 4 squared is, o PEMDAS to ha, 4 squared is 16, tama? So, magiging 2 over 3, 1 plus 16, 3 halves. So, magiging 2 over 3, 17, 3 halves.
Diba? May masosolve ba to? 17 raised to 3 square root answer. Ala eh. Ano talaga siya? Decimal. Pagka ganyan, yan na natin. I-calculate talaga natin. Times 2 divided by 3. 46.73. So, pwede naman pala mag-calculate. Pinapahirapan mo pa. Yan talagang buhay. So, 2/3. Negative 1 times negative 1, magiging positive 1 na siya. So, magiging 1 plus 1, 2. 3/2. So, kung i-calculate na ulit natin. So, 2 raised to 3 square root answer. So, wala ulit. Diba? Times 2 divided by 3. 1.89. So, 46.73 minus 1.89. Ayun, tama tayo dito sa book. 44.84 square units. Final answer yan, sir. Yes. Sir, ano yung sinasabi mo sa professor mo? Tsaka na natin isolve. Okay, pero yung kasi yung turo sa amin. Eh. Pero, di natin alam. Baka ako yung mali. Diba? Okay lang naman sa akin. Ako yung mali. Okay? So, pero pinag-aaralan ko din. So, ito kung zero. Sa bagay, kung ito, positive talaga. Ito, positive talaga. Ito, negative. Ito, positive. Ito, negative talaga. Ganun rin, maka-cancel out na ito yung isa. Diba? Maybe, yung iba pang mga, iba pang mga formula or given, ganun yung ginagawa. Pero dito siguro nakalusot. Okay, so ito sasagutan. Saglit lang ah. Akala ko may palaka na naman. Kagabi talaga may palaka. Kapakalaki. Diba? So, ang mga hindi sasagutan, ito hindi na. Ito hindi. Siglit lang ah. Pwede. Pwede. Alas ba ako nagsimula? Haba na nung time na pinansyon ko. Ano? So, ito masasagot. Ito pwede. Masasagot. Masasagot, hindi. Ito, masasagot. Ito, wag na, sige. Ilan na ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sige, add even ulit tayo. Add even. Para hindi masyadong madami kayong sasagutan. Yun nga lang, sagutan nyo ng tama. Pag hindi ano, i-geogebra. Pero sa tingin ko naman lahat may ano. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, add even. Sir, ano yung add even? Yung dating scheme natin. Okay, kung ano yung scheme na sinusunod natin dati, yun pa rin. Okay, so yun na. Sobrang
haba na nung time. Maraming salamat, grade 11. Next topic natin, last na yon, and yun na yung project. Okay? Maraming salamat and God bless.